Ang mga aralin sa video na ito ay una, ano ang kohesyong gramatikal? Ikalawa, ano ang anapora? Ikatlo, ano ang katapora? Ikaapat, ano ang nominal? At ang ikalima, ano ang pangugnay o pangatnig? Sa dulo ng video, mayroon ding karagdagang kaalaman tungkol sa aralin. Unahin na natin ano nga ba ang kohesyong gramatikal. Nakabatay ang epektibong paglalahad ng impormasyon sa pagkakaroon ng kohesyong gramatikal sa pagsusulat. Ang kohesyong gramatikal ay tumutukoy sa organisado at mahusay na ugnayan ng mga pangungusap sa isang talata upang hindi maging paulit-ulit o redundant ang pagbanggit sa mga pangalan o salita. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng panghalip. Ano nga ba ang anapora? Tinatawag na anapora ang pahayag kung ang panghalip ay sumusunod sa pangalang tinutukoy. Halimbawang pangungusap, ang nagtatag ng katipunan ay si Andres Bonifacio. Siya ang kinikilalang supremo ng katipunan. Pansinin niyo ang halimbawa. Ang panghalip sa pangungusap ay siya na pinalitan ang pangalang Andres Bonifacio. Mapapansin sa halip na ulit-ulitin ang pangalang Andres Bonifacio ay ginamit ang panghalip na siya sa sumunod na pangungusap. Ano naman ang katapora? Tinatawag na katapora ang pahayag kung ang panghalip ay nauuna sa pangalang tinutukoy. Halimbawang pangungusap, General Apoy ang tawag sa kanya. Si Santiago Alvarez ay bayaning kabitenyo. Sa halimbawa, nauna ang panghalip na kanya bago ang tinutukoy sa pangalawang pangungusap na si Santiago Alvarez. Ano naman itong nominal? Nagaganap naman ang pagpapalit o substitution ng salita kapag sa sumunod na pangungusap ay gumamit ng ibang salita pamalit sa isang bagay na tinatalakay. Tinatawag itong nominal kapag ang pinapalitan ay pangalan o sa English, noun. Halimbawa, nakipagdigmaan ang mga katipunero sa mga Kastila. Nagbuwis ng buhay ang mga anak ng bayan upang itaboy ang mga mananakop. Ang salitang mga anak ng bayan ang ipinalit sa salitang katipunero habang ang salitang mananakop naman ang ipinalit sa salitang Kastila. Ano naman ang verbal? Ang verbal naman ang tawag kapag ang pinapalitan ay pandiwa. Halimbawa, nabatid ni na Bonifacio ang pagsasamantala ng mga Kastila. Nalaman nilang tanging rebolusyon lamang ang paraan upang lumaya ang bayan. Ang pandiwang nabatid ay pinalitan ng nalaman sa pangalawang pangungusap. Iisa ang kahulugan ng dalawang pandiwang nabanggit. Kapag sinabing pandiwa, ito ay salitang nagsasaad ng kilos. Dumako tayo sa pangugnay o pangatnig. Kapag naman nais pag-ugnayin o pagsamahin, pagdugtungin ang dalawang pangungusap, ay gumagamit ang nagpapahayag ng pangugnay o pangatnig. Halimbawa, sunod-sunod ang pagkatalo ni na Bonifacio sa Maynila habang sunod-sunod naman ang pagwawagi ni na Aguinaldo sa Cavite. Ang pangatnig na habang ang nag-uugnay sa una at pangalawang pahayag. Nagbabago ang angkop na gagamiting pangatnig batay sa diwa ng mga pahayag na pinag-uugnay.
Kung sanhi at bunga ang ipinapahayag, angkop na gamitin ang pangatnig na upang, nang, dahil, sapagkat at iba pa. Halimbawa, hinikayat nina Bonifacio at Jacinto na sumanib sa Katipunan ang mga mayayamang Pilipino upang mapalakas ang puwersa laban sa mga Kastila. Natuklasan ang Katipunan ng mga Kastila sapagkat nagtaksil ang kasapi nitong si Teodoro Patino na ipahayag ni Bonifacio ang hangaring maghimagsik ng ilathala ng Katipunan ang pahayagang kalayaan. Dumako tayo sa karagdagang kaalaman. Sa pasalitang paglalahad, ang diksyon ay tungkol sa wastong pagpili at pagbigkas ng salita para sa epektibong pagpapahayag. Sa pasulat na paglalahad, lalo pa sa tekstong expository, ang diksyon ay nakatuon sa pagbibigay pansin kung formal ba o seryoso ang paraan ng paglalahad o ito ba ay impormal. Nababago ang salitang gagamitin batay sa estilo ng layunin ng manunulat. Bukod sa nakakatulong ito sa pagbuo ng maayos na pangungusap, maiiwasan din ang paulit-ulit na tawag sa mga panghalip na ginagamit sa hulihan. Mahalaga ang kohesyong gramatikal sa wika dahil ito ay nagbibigay ng kaayusan at koneksyon sa mga ideya sa loob ng isang pangungusap o pahayag. Nagiging mas malinaw at madaling maunawaan ang mensahe at nagiging epektibo ang komunikasyon, dahilan upang magkaroon ng mas malalim at malinaw na ugnayan o unawaan ang bawat tao. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, pakilike, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.